Hi, what's up mga dude? Magandang araw mga dude, ano? For today's video, ayan, mag-update lang tayo dahil halos dalawang linggo tayong walang upload, ano? Dahil medyo nagkaroon lang ng konting problema. But anyway, so ayan, gagawa tayo ng content. Wow! So tara, samahan nyo ako. Dahil tayo po ngayon mga dude, ayan, so ito, pupunta tayo doon sa mga kapatid ko, sa Baras. Gugupitan natin yung pamangkin natin and then tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Naka-ready na tayo, mag-jacket tayo dahil medyo malayo na yung biyahe natin, ano? So tara. Ayan mga dude, naka-ready na tayo. Ready tayo. Ayan, oh. Dahil iba-vlog natin yung biyahe natin. Then titingnan natin kung anong pwede nating makuha. Pwede nating makuha dun sa farm nung ate ko. Dahil may mga alaga silang 45 days and then may mga tanim silang gulay. So tingnan natin kung pwede tayo makaharvest. Pwede tayo makaharvest ngayon doon. So ayan, after nating ma-ready yung motor natin, so tara, let's na. Let's go na tayo. Ayan mga dude, kung napapansin nyo, wala na tayong intro-intro. Diretso na tayo sa content natin, ano mga dude. Ayan, so ito, habang nasa biyahe tayo mga dude, may pag-uusapan tayo about sa motor pa rin syempre. Kasi may nakita ako sa YouTube, napanood ko, and then sa Facebook may post din. So napansin ko itong motor na to, kamukha talaga nung ating Raider R150. So ang dami ding nagko-content about sa motor na to, and then napakaraming nagko-content sa motor na to, may mga picture compilation din, tapos may mga review, and then may parang tinetest din nila yung speed nito, yung bilis, tinatry nila sa Raider R150 natin. So may nakita ako, may napanood din ako sa YouTube na may content na natalo pa nito yung motor natin, yung Raider R150, kasi ano din siya, na 150cc din yung ano niya, yung engine displacement siya mga dude. So ayun, ang motor pala na to mga dude, ano, Rusi DL150. So nagulat lang ako kasi talagang ang ganda niya, kamukha ng motor natin. May mga konting papalitan lang, yun na talaga Raider R150 na talaga siya. Tapos yung pairings niya, saktong-sakto. Yung pairings ng Raider R150, saktong-sakto din sa body niya. Kumbaga sukat na sukat. Kung may adjustment lang, konting-konti lang talaga, tapos swak na talaga. Ayun mga dude, tapos ayun na nga, ang daming nagko-content about sa motor na to. So hopefully makapag ano tayo, maggawin kong makontent ko din tong motor na to. So sana may magpahiram ng motor, ano, may magpagamit sa para ma-review ko din kahit paano. Short review lang naman. Kasi itong motor na to mga dude, yung Rusi DL150 na to, sa biglang tingin mo talaga mga dude, ano, yung appearance niya, physical appearance niya, yung unang tingin mo, kumbaga, ang dating niya talaga Raider R150, yung angas, yung aggressive nung forma. Talagang ano na rin eh, talagang kumbaga parang Raider R150 na rin talaga siya. Nga lang talaga, pag tiningnan mo yung makina, yun lang talaga yung pagkakaiba. Kasi yung headlight niya, mula sa headlight hanggang sa taillight, ayun, talagang Raider na Raider talaga mga dude, ano, mga idol. So yan, i-content natin yan kasi marami naman tayong mga supporters dyan na naka DL150. Kasama ko din, kasama rin ako sa group nila dito sa Facebook. So may mga group tayo dyan sa group ng DL150. So shoutout sa inyong lahat mga idol, mga dude. So ayan, malapit na tayo sa bahay ng ate ko. At isa pa pala mga idol, no, hindi porke Rusi mababang klase na ng motor, hindi rin ganun yun mga idol, mga dude. Dahil depende yan sa gumagamit at sa kung paano mo gamitin, okay? So ayan, kung marunong ka talaga mag-alaga, mag-maintain ng motor mo, okay yan, tatagal yan. Pero kung hindi ka naman marunong mag-maintain, hindi ka marunong mag-alaga, so kahit gaano pa katiba yung motor mo, talagang mapapabayaan mo, wala rin kwenta, masisira at ganyan. Papagas muna ako mga idol, mga dude, ayan. Unleaded 100.
So balik tayo dun mga idol sa issue ng ano brand ng motor. So wala talaga yan mga idol sa brand ng motor ano. So nasa ano yan, nasa may-ari yan kung paano alagaan yung motor, kung paano i-maintain, okay? Tatagal yan kahit anong brand pa yan ng motor. Kasi yung Rusi DL150 na yan mga idol, mga dude, ano, ilang taon na rin yan eh. Tagal na rin yan pero hanggang ngayon meron pa rin mga idol. Meron pa rin. So talagang depende yan sa pag-iingat sa paggamit, okay? So hindi importante yun kung anong brand ng motor mo, basta marunong ka mag-alaga, basta mahal mo yung motor mo, yun. Rusi DL150, tagal na rin yan. Ilang taon na talaga yan kasi nakikita ko na yan dati pa eh. Ang motor ko pa lang noon dati, yung TMX155 na yan, na CDI, yung wala pang starter, yung kick pa lang, yung ano pa lang siya, kumbaga wala pang push button na starter yun, yung motor ko dati. Yun nakikita ko na yung ano eh, Rusi DL150, matagal na siya talaga. So ayun mga dude, para sa akin talaga, hindi issue yan kung anong brand ng motor mo, wala yan sa brand. Tama na yung parang inaano nyo yung porque China brand eh, ganun na. Hindi, lahat naman talaga ngayon, mga China na halos, magmula sa ulo mo, magmula sa kasuotan mo sa ulo, pababa, meron kang suot na China, made in China dyan. Lahat na talaga ngayon, made in China halos. So ayan mga dude, natatanaw ko na yung bahay ng ate ko. Ayan, malapit na. So ito gagawin ko dito sa mga pamangkin ko, gugupitan ko lang kung medyo mahaba na yung mga buhok. Then okay na pag nga nakakuha tayo ng gulay or kung ano man. So uwi na rin tayo agad. So ayan mga dude, nandito yung sasakyan nila. Okay, so tara, pasok tayo. Ayan. Ayan mga dude, oh. Ayan mga dude, dahil wala tayong work ngayong araw mga dude, ano? Ayan mga dude, dahil wala tayong trabaho ngayong araw, naka-day off tayo. Ayan, ginupitan ko muna yung pamangkin ko. Nandito na ako sa atik sa baras. Ayan, napapansin yung mga dude, oh. Ang haba kasi ng buhok eh. So ayan yung mga dude, oh. Yung munti nilang farm dito. Hindi naman munti kasi talagang malawak din siya, medyo malawak din.